medyo malayo yung sa, hindi naman malayo, parang kasing shaky niya si Draven in a way din. Maraming buff para kay Saya. Some players would argue that playing Saya is easier than Draven. Pero again, yung strength kasi din talaga ni Draven, lalo na para sa mga Draven mains. Draven is a champion simplified. He has a very high damage. Clearly, ang sure talaga ang difference dito ng Saya to the Draven, mas mataas ang damage ng Draven, no? Yung damage sa output, Saya. Raw. Uh-oh. Damage output. And look at Liyab here. They're taking the game on the melee range. They have a very, very short range. They have an Akali. They have a Fiora mid lane. Oh! Interestingly, Fiora mid lane. Ewan ko kung, ay hindi, sorry, Exocen. Akali mid. Akali mid. Fiora Ditsu. Ay. Pero Liyab runs 1-3-1 strat eh. Yeah, Migi Camille. Jungle tapos, Camille. Jungle Camille, Fiora Baron lane. Pusin wow, ba yan, grabe. This is game 2. Berjaya Dragons versus Liyab Esports po. Metro Manila Bakbakan Grand Finals. Mga tropa dyan, like and share tayo ng stream. Madali lang tayo, share lang man, tayo. Malaking bagay, malaking tulong yun. Because again guys, seryoso ako dito. I've seen game number 1 and confident that you are in for a treat. Para dito mismo sa game number 2 natin. 1-0 na in favor of Liyab Esports. Again, yung 1-0 na yan, hindi yan one-sided on a very, very freaking close Malapang Finals na game number 1. 1-3-1 ulit tayo sa unang segundo ng ating laro. Ah, yung Berjaya Dragons din pala nag-run ng 1-3-1 pero pa naka-driven comp sila, hindi. Hindi. Ah, kasi yung Ziggs parang Ox naman din sa mid lane mag-isa eh. Oo. So, nakita natin, Chika agami na nga naman din ang mid laner ng dragon laner na supposedly ng Berjaya Dragons sa tapat si Exocen with another assassin. Yeah, kinatataka ko lang dito sa comp ng Liyab. Yeah, they have a plan. They want to bring the melee battle against Kagame dito. They feel like ang mga trends would be of Sagi, would be of well, si Kagame nga din kanina on the 6, pero baka iba yung threat ng Yasuo. Yasuo right now after patch 2.1 has been nerfed, di ba? Pero slower lang, na trillion is damage. Only a slower sweeping blade. Mas mabagal lang. But ang duda ko rin, masyadong yung Liyab naghahanap ng, parang nagpaparasa sila ng mga bagay dito of really running in a way. I think it's still safe. It crosses the borders of saying this kind of a greedy comp. May Fiora, may Camille, may Akali. Masyadong melee. May ita na. King Watts, magkakalugian din niya. Pero patlong heb na agad ng Berjaya Dragons sa nandito. Ayun, sige po. Isa lang si Sagi. Yeah. Mapapa-flash burn siya. Runas, tanan ata siya ni Kuya Moray. Yeah, pati barrier wala. And maago pa. Yeah. Tuloy yung laban dito. Yeah, para kay Mickey ha. Lalayo siya. Babalik siya with a hook shot. Ingat mamamatay siya eventually with the from Tainted One. Yung concussive blow. Wrong this early game is a bit too deadly. Makita tayo na isang stun. Oh, yun na kumpleto. Mga bala, Ibo isa pa doon, double kill for Sagi. Dulo talaga. Dulo nga talaga. Wrong. Nakatuwa kalaban ng mga taga-ibang bansa talaga. I've seen this game even in solo queue on other countries. I've seen this in Japan. I haven't seen this much in Korea, pero sa Japan, sa mga Thailand, medyo less sa Thailand, pero yan, sa mga taga-Japan, mga taga, eto, Malaysia, and some actually from Vietnam, they're very aggressive. They're very, very aggressive. They're very much willing to take the fight towards you without having to necessarily to read whatever their situations are. And sometimes, that aggressiveness makes all the differences. Okay, as in kanina, nanakompleto yung ano eh, kung concussive blow eh. Lahat ata four ng champion. Diba? Sabi, ang in-expect ko nga kay Wukong, pre-level 5, is not that much of a threat without the Cyclone. Pero, si Brom, sana bahala. Basta atakayin nila. Yung concussive close ko na ang dadali para sa inyo. And, impressive, ano, maganda rin yung sequence ng kanilang pag-atake, yung rotation nila, yung respond. Sabi mo nga, yung Liyab Esports, yung comp nila na all melee, yeah, masyadong too greedy. Yeah, pasilip nga ulit sa item. I think nagbago ng item si Emotion. Na hindi, talagang ganun sa kayaman. So, he went for the Bramble Vest, tapos kaya niya pang bumili ng Blasting One. Oo, so that's actually good on the Gragas right now. And against the Fiora. Take note, hindi pa siya yung pinakamayaman dito. It is actually the first core item presented towards the Saya. Now has the Mortal Reminder also on her arsenal. Wala pa tayong 30 seconds papunta to si Infernal Drake. Stop playing sa end. From
sure na tinitrade yan. So the mid right now is being chunked to by Sagi dito tsaka ni Chili. But of course, alam natin na ano may plates ngang available dyan. And of course, mataas yung wavelength din ng Corki. So ito tinitrade naman ng Berjaya. Tinitrade naman ng Liyab ngayon yung top lane para dun sa damage na dinala sa mid lane. At tinitrade naman ng Berjaya Dragons yung top lane para dito sa Infernal Drake. So ganun lang talaga, sunod-sunod, right after makuha yung kill sa Gragas, right after maging 1-for-1 yun. Pero I just want to remind you, Paloy, na kung siguro ang item ng Gragas hindi yung Bramble Vest, mas maaga sigurong napatay siya doon. Ang laking tulong ng Bramble Vest ka. Ganyan. So, it changes the flow of the game. Imagine kung boots ang hawak niya. Tapos nabilit siya kaagad. E di boy ano, pa si Moraita boy. Diba? Ano simple ng mobility mo sa team na mas marami pang mobility sa'yo? Yes, yes. Oh. And there we go. So guys, 4-4 running game. We have a very, very equal situation right now na naman. Para dito sa Berjaya Dragons versus Liyab Esports. Pero, ang may apoy ngayon ay ang side ng mga dragon. They have the Infernal Drake right now. Yung setup sa Cyclone for the last breath. Lalo hindi makakaumpisa ng mga objective, mga epic monsters itong Liyab. Kasi pag nasetupan sila ng bingbang nitong Berjaya Dragons sa mga tropas. Maraming options. Play Shell Fissure. Mananakapan talaga sila ng malupit. Red Horse. Red Horse pa. And Blade Skull. Dami. High well yung stun. No? Oh, pero yung naipon. Oh, yung sa knock-up, man. Pero ayun nga eh. Ang kailangan lang dito, wag masyadong mabigyan ng opportunity si Kagame talaga na makapag last breath for that part. And right now, let's see na lang kasi confident naman ako 20 seconds or even shorter than that one. We have stress building up dito sa Exosense sa may pinakagilid. Flash in para makapinisher with the perfect execution. Ooh. Para ma-deliver ang execution against the members ng Berjaya Dragons. Hindi pa tapos yun. Habol para kay Emotion. Exosense. Kasi ang the shuriken flip in Gina. Okay na na madala ang paa ni Miggy sa muka ng Gragas. Ladies and gentlemen, the overall grade goes to 4-4-2 exchange. Not sure about dun sa setup kay Moraita. Alam mo naman ang Leon. Nag-i-stack agad dyan immediately ng armor. Item check nga tayo. So not the best decision coming from their Berjaya pagdating sa team men, fight eh. Ano, yung intro pa lang nila, ano na? Malabo na. Men, Linas Brett Leon. Oo, bakit? Trigger happy. Ta- sabi ni ano eh, sabi ni Moraita boy, paka last breath sa kanya, last mo na yan. Kulang yung damage nila, di ba? Moraita boy, umaarapin, pero yung solar flare, medyo tagilirin. At ito na yung mga tropa natin. Bro, Berjaya Dragons sa matay din. Grabe, lumalaban sila sa usok, ha? Heran, mga kaibigan, tumalang dito. Hextech point tumatom kagad, syempre si paring Miggy. They intend once, they have to cut their losses, hindi pa rin tumitigil. Si Miggy dito, as si Ghost for the Jack, na binati yung mismo ng bilbil ni Emotion, pero hindi rin. Ganun din ang bakit ni Mixo dito, si wants to also get his own kill. Pinailawa na tinilaw pa dyan, na sinundot pa sa ilalim ng turret. Dinidikit niya yung ilaw dito ng Fiora para hindi siya mapatay, pero may backup yung Fiora eh. Corki eh. And that's it. It's gonna be a 2-4-1 exchange. I think all in favor still ng Liyab Esports. Moraita boy na Leon, ha? Oo. Ang dami niyang nabebet. Ito ah. Eh, sabi mo po yung sine, yung confidence, yung siga, yung aggressiveness, may reward yan lagi. Yes. Ang mangyayari doon, yung mga skill nila, punta sa'yo. Punta sa'yo eh. Sabi ko nga, ba't na binubuhos kay Leon, ha? As in, pag yung Leon ang nakaparang Alistar lang din eh, pag nagawa niya yung plano niya, wala na, Leon na. Then that's it. Pati walang unbreakable yan. Leona, para siyang mud, gano'n. Para siyang aftershock? Para siyang concussive blows, except walang stun. Bonus damage. Instead of a stun, bonus damage. Here we go. Mga sumoraitable nagkakahanap, pero hindi nga lang din kumabit ang kanyang spari, pero kumabit na rin ang mga quarantine natin. Sinigit, nakakaguluhan na rin ang mga tropa. And it's 8-1! Wala pa rin ako nakikita ng life spread si Miggy, si Kagami. Baka Exosen! Naku, tumalon! Meron!
Flying Thunder Death! Let's see here! Nare-repose lang kaagad si Emotion, pero lalayo na lang kasi dun na lang tatrabahuin ng Liyab Esports yung binitawang Digimon dito ng Berjaya Dragons. At I think wala pa Drake, no? Yeah, I think wala pa nakakuha ng Drake. Still the first target lang. Ang first target lang. Huwag lang si Murayta, boy. Pero pang nadali yung right first target. Oo. Kaya. Kahit nga si Miggy lang eh. Kahit nga si Mitsui. Basta carry. Basta carry, no? Pero huwag si Murayta. Dami-daming hili dyan. Bakit si Murayta, boy? Yun yung gusto lang, Liyab. Basta nawala ng damage dealer yung Liyab. Kapipilayan talaga na. Ako, sinimulan na. Kaya yata, Brazil. Pero si Emotion lumalapit, ha? Alam na eh. Barrel rolling. Ay. Nag-iingat na yung Berjaya. Sila basta-basta. Asa unit sila kikilos. Oh, pero ano, normally, yung Berjaya nilalaban yung ganun. Pero ngayon wala sila nakitang huminga ng malalim. Siguro Cloud Drake kasi. Hindi rin prayo. No, parang di prayo. Parang happy na tayo. Kung nangyayari yun, kapag Cloud Drake, mostly mas gusto nila kumuha ng ibang resources ibang, instead. Yeah. Tapos tinatag siya na lang. Hindi siya ganun ka-impactful talaga. Yeah, lalo para na kung sa pro teams, ha? Lalo na kung gitna-gitna, nandiyan eh, off combat movement speed din. Eh, kung kanina pa naman talaga kayo nag-room, di ba? Kung may lagi naman talaga kayong kataming kakampi, maybe that, ewan ko kung may attack speed na promo. Off combat movement speed pala yon. Ang pakaalala ko, ha, again guys, pakicorrect na lang sa akin kung binagi yung towards attack speed. Okay, sa Cloud Drake. Pwede naman natin i-research. Habang sinesearch dito, all League of Legends kasi yung Cloud Drake. Oo, si Yasuo natin online with a static shift and an infinity edge. Mahap din yan, mga buddy. And si Wukong natin, ganun pa rin yung mentality. Sterak Rage and a Stoneplate Enchant. More of talagang pagsasalo ng mga bugbugan ng buong barangay sa kanya. At makakita pa nga ba, galing kay Tented Watch yung mga malulupitang steal niya na perfect right timing pagarating sa smite. And pagkatingin natin kay Saya natin si Sagi, Blade of the Winking and an Immortal Reminder. That's pretty good. And for the side naman ng Liyab, Triforce. Kumbaga. Question. Yun talaga. Movement speed. Out of combat movement speed. Movement speed lang talaga. Ang alam ko sa 2019, ewan ko kung binago to. Ganun. Kasi yung Ocean Drake tsaka Mago binago. Kaso yung pagka-Beyblade niya wala siyang nananakapan. And even the Laser Fisher, si Kagami naghihintay pero nakarawa. Uy, si Exocin, makawala pa natin. Masyado malalim si Exocin actually dito. Kagami meron tornado pero uy, na-sidestep ni Gambit. Uy, habang pumapeather din dito si Sagi. At si Miggy naman, nakadali. Ulit lahat ng balbas sa mukha dito. Isa pa, right, boom! Point. Pop! Electric cute. May electric cute. May electric cute yung ano. Wukong. Yung Wukong. Ngayon lang natin. Ngayon lang napansin. Nakita ko rin yung anime. May kumidlat eh. Diving too much din ha, in a way. There are dives being committed. Pero remember, that's why I'm not being nagging about the dives. It's well warranted eh. Para ma-pinch yung kill eh. Makes sense naman eh, di ba? Ay, yung lineup talaga nila, pang baragan, pang suntukan, pang lapitan. Tos, Liyab Esports tos, yan. Tapos parang, ano, feeling ko, I should stop really underestimating Sagi here. Right now, hindi lang Draven Gods. Siya ang leading sa gold with the 10k for the side of Berjaya Dragons din naman. Pero, so, it is worth. Yeah, pero si Gambit kasi talaga sa mga pinakinikilalang Corky player dito sa Pilipinas. The main reason being that, so, hindi pa sikat yung Corky, hindi pa nga binabap yan. Paborito na yun ni Gambit. Nilalaro na talaga niya yan. So, legit. Yeah, it's pretty heavy. I think kaya rin naman nakaroon ng bawi dun yung Berjaya Dragons. I think Exocin fumble disengage and underestimated the damage against Kagami. He was dueling with Kagami in mini-ring. Yung dalit. Oh, para medyo nagpa-fumble pa kanina si Exodus. Kakabalakan pa rin si Mikael Kaboy. Dalawang nakamaan with a Cyclone na sa pag-lasal feature in. Exocin! Si Exocin, dito na. Ipapalak si Sagi sa itong ini-intro. Nako! Wawala din siya ini-intro doon. At kung may perfect execution pabalik. Pero kulang na sa damage, doon sila nalugi. Kasi after makonkasim si Exocin, and dali sila dyan. Kagami sa may pinaka-Gedli, hindi makapasok din yung Fiora habang tumutulak din ng todo yung mga member ng Berjaya. It's gonna be a split na lang na iko-commit ni Mixu habang kumukuha naman ng baro ng Berjaya Dragons dito.
Pero good response pa rin for Liyab Esports. Hindi sila basta. Hindi pa tapos yung 25 ba? Hindi pa tapos. Tuloy pa. Yeah, again, there's a stand-up pa. Ilisigawan! Ay, napapaligiran namin kayo! Oh, ito na yung TV from the Fiora, pero nags- Ay, nakapasalo! Ay, isa na lang! Ay, yung Power Minions! Ay, naso! Pa-Dominions! 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 Muntik na talaga! As in, ma-update na rin yung Empowered Minions na yun! Ito! Tumakbo yung kalbo! Sabi ni Chili. Pumamba! Sabi ni Chili. Gitna ng team fight! Oo, text-text na lang, tol! Diyan na yung tanod! Diyan na yung tanod! Baka mamba ko tayo, mamba! Bounce out! Oh, press B! Boom! 4 seconds recall. 4 seconds recall. Baron Nasher, why not? Easy game. Unti na, takasan nyo na. Ganun na lang siya tumakas eh. Kala nyo, si Sagi lang ang may highlight. Akala nyo, si Kagame lang ang highlight. Pre, si Chili rin! Chili like a villain! Speaking of Chili, isa sa mga sponsor namin, ang Monster Reaper Hot Sauce nga pala. Salamat doon. Without them, hindi na umbisa namin ang ating Metro Manila Bakbakan at ang Proscreen. Para kang kumain ng aspile. Mismo. California Reaper Hot Sauce. Ano nga, hot sauce doon. Mga kaibigan, should be an easy take here for the Berjaya Dragons on that ocean drake. So, Earth. Hindi, wala palang Earth, no? Fire and water. So, umiilaw pa nga siya. Pero mga balayibo ganda. Grabe! Pero yung kapangyarihan pa rin ng Berjaya Dragons natin, si Kagame! Men, hindi na hindi. Sabi pala kay Sagi, kahit next game ka na, tol. Alam mo nga, no? Sino trumabaw sa Liyab? Si Kagame. Men, this Yasuo aired out all the fire mula dito sa Liyab Esports. Grabe yung prinaso niya doon. Kasama din siyempre si Chili, ladies and gentlemen. And that might be the game old. Not yet, no? They're gonna be playing it because still wide pa rin pala si Exocen. Oo. Si Kagami. Si Chili, ano? Line, yeah, bueno, tapos pag within that a certain range, buwelong-buwelo si Kagami. Mm, na sumundot kay Gambit, no? Saka siya namuhog doon. Oo. Oh my Save god. Watch? Yeah, maabot na pa nga ba? Well, 5 seconds tayo para sa Baron muna dito, Kaloy. And right now, sa running situation natin, silipin natin yung item kasi we are emphasizing mo ang lead na talaga ng Berjaya po, mga kaibigan. One core item is remaining here, I think, on its way to building towards that Guardian Angel, si Kagame. Habang si Sagi naman, probably Guardian Angel din. Most likely, most no? Likely, yung yeah. Longsword dito, running towards that Guardian Angel. Alawang late game na naman. Pero makikita mo dito na, no? Makikita mo nga dito talaga that for the side of
dito ni Sagi, pero will that be enough? Exocen here with the Stasis, and also with Gambit going for the Valkyrie. Exocen, as in ang movement, Liyab Esports. Honestly, kala ko Berjaya na yun eh.